For today's video, tayo ay gagawa ng nilupak na kamuting kahoy na may saging na saba. So, simulan natin. Isang kilong fresh na kamuting kahoy, balatan natin. Ayan, hiniwa-hiwa ko na. Pagkatapos, ilagay natin ito hanggang sa lumambot. Okay, ayos na to, malambot na. Palamigin muna natin. Masarap na itong kainin, guys, dahil nilaga na. Pero mas pasasarapin pa natin at magtatry nga akong gumawa ng nilupak. Tapos sahaluan ko ng hilaw na saging na saba. Ayan, pinapakita ko na sa inyo, nilaga ko din yan at binalatan na. So ngayon naman, kailangan natin itong dikdikin o imas. Maliit lang yung aking dikdikan, kaya ganyan ang aking ginagawa. Ayan siya, guys. Pwede ko namang i-blender, kaso lang masyadong malapot kung i-blend ko. Kaya ganyan na lang ginawa ko. Ito na yung aking kamuting kahoy. Malamig na. Kailangan lang nating alisan ng yung parang root-like part dito sa gitna niya. Ayan, inaalisan ko ng paunti-unti. Hindi maganda yung pagkaka-video ko dahil ako nga lang yung gumagawa. Pasensya na. So, ayan, ganyan lang. Inaalisan ko siya isa-isa dahil malambot naman yan. Then, dinidikdik ko na rin siya. Minamas ko na rin. So, una gumamit ako nung pandikdik na yan, pero medyo alanganin, kaya ginawan ko na lang ng paraan para madikdik ng maayos. So, ayan na siya, guys. May maliit akong pandikdik. So, pinaghalo ko na ang aking mas banana at mas kamoting kahoy. Next, lagyan na natin ng condensed milk. Estimate nyo na lang yung lalagay yung condensed milk, guys. Usually 1 cup, huwag nyo nang dagdagan ng sugar. Pero kung mas matamis ang gusto nyo, dagdagan nyo pa. For presentation, ilagay natin sa clean tray. Ayan. Tapos naisipan ko din lagyan ng konting butter. Hindi ko siya linagyan kanina ng butter dahil ayaw ko nga. Pero sige, lagyan na lang natin ng konti on top for additional taste. Masarap ito dahil homemade. Tapos meron pa siyang banana saba. Karaniwan ang ginagawa nating nilupak ay kamoting kahoy lang. Pero nilagyan ko nga siya ng banana saba na unripe. Lastly, nagsangag ako ng sesame seeds at sprinkle natin yan on top. Ayan. Pwede naman natin siyang lagyan ng cheese if you want. Pero I decided na sesame seeds ang aking ilagay. Yummy-yummy na to, guys. So, hindi na halos ako makaantay sa pagtikim. Sobrang sarap. Hindi siya masyadong matamis na matamis. Normal lang yung kanyang sweetness. Tapos, added bango yung aking sesame seed. So, ayan. Hiniwa-hiwa ko na siya. Pwede natin siya actually ilagay muna sa refrigerator for 30 minutes bago kainin. Pero kung di na tayo makaantay, pwede. Ayan, nilantakan na ni Hubby at ng kasama ko. So, eto ipapakita ko sa inyo ang aking masarap na nilupag. Tara, kain na tayo.